Hi guys, isolve ko lang yung activity number 5 natin. Balita yung susundan nating data, requirements, tapos output. Tapos gaya lang din ng lagi kong sinasabi, yung solution na gagawin ko is hindi lang to yung solution. Pwedeng mahigit 1,000 paraan para isolve to. Yung activity pala na to is basic lang to para sa mga senior na full stack developer o kaya naman sa mga senior na database developer. Pag sinabi ko palang senior is yun yung mga batak sa database, hindi yung dahil sa mataas lang yung edad nila. Isa pala sa requirement natin is dapat may knowledge na sa database, kaya yung gagawin ko is more on how to solve, hindi on how to code. SQL Server 2012 pala yung gamit ko na version dito. Pero kung mayroon kayong version na mas mataas, mas maganda. Check muna natin yung mga tables natin na products, tapos yung product transactions. Tapos i-check na muna natin yung mga laman nila. Kung makikita nyo dito sa output, the same siya kung ano man yung nasa presentation natin. Kaya proceed na tayo sa workflow natin. Dito yung ginawa ko is ginawin ko muna yung products tapos yung product transactions. Tapos kinuha ko din yung week number tapos yung daily amount. Tapos may sinama din akong day week na column para gamitin natin mamaya as container ng mga daily amount natin. Tapos yung name na column dito is optional lang yan, kumbaga salim pusa. Sinama ko lang yan para makita nyo na nag-join yung product tapos product transactions. Next naman is idagdag ko naman yung para sa weekly total amount. Bali, yung dinagdag ko lang dito guys is yung summation ng bawat amount sa bawat week number. Yung rason pala guys kung bakit yung partition na grouping yung ginamit ko, kasi gusto kong ma-retain yung mga daily amount. Kasi pag yung grouping ng rows mismo yung gamitin nyo, yung bawat week number is magkakaroon na lang ng isang row. Dito, kung makita nyo sa output, diba, the same pa rin yung row set niya. Tapos sa dinagdag nating column na weekly amount is paulit-ulit na lang yung values niya. Kaya mamaya sa aggregation natin para sa final result is isang item lang yung kukunin natin sa bawat week number para sa weekly total amount. Yung importante kasi dito sa ginawa nating query is na-retain natin yung daily amount tapos yung mga rows niya. Gawin na muna natin tong subquery para gamitin sa final result. Run muna natin para i-check lang. Kung makita nyo sa output is the same pa rin yung result niya. Kumbaga walang nagbago kasi ginawa lang natin tong subquery kasi gagamitin natin to para sa pivot natin na function. Diba yung purpose ng pivot na function is gawing columns yung row values. Tapos yung i-handle niyang data is an aggregated value. Kaya yung gagamitin natin dito is yung summation ng daily amount. Tapos yung maging data source naman natin para sa mga gagawin nating columns is yung mga values galing sa day week natin na column. Tapos yung next naman na gagawin natin is yung grouping na para sa summation natin ng daily amount. For example, maglagay tayo dito ng Sunday. Ibig sabihin, mag-generate siya ng column na Sunday. Tapos yung laman niya is yung summation ng daily amount para sa Sunday. Tapos yung mare-retain mo na mga columns is yun naman yung magiging grouping para sa row. Yung bawat row is yun yung na-generate ng pivot natin na function. Based sa pivot natin, yung ginamit lang natin is yung daily amount tapos yung day week na column. Kaya yung na-retain is yung name, weekly amount, tapos yung week number. Bali, yan yung magiging grouping natin para sa row. Kaya sa totoong project guys, huwag nyong isasama yung mga columns na hindi nyo naman gagamitin para sa pivot na result. Sa example natin dito, yung irrelevant dito is yung name na column. Kaya naging irrelevant siya kasi sa final result natin is hindi naman natin kailangan yung product name. Kaso sa requirement natin is kailangan natin mag-join. Tapos yung name na column yung pinaka-testament or ebidensya natin na gumagana yung join. Next naman na gagawin ko is idagdag ko lang yung para sa Monday hanggang Saturday. Tapos run na natin para makita nyo lang yung output para mas maintindihan nyo kung ano yung mga sinasabi ko kanina. I-sort ko lang guys para mas malinaw. Kung makita nyo sa output, di ba yung mga rows natin kanina para sa day week na Sunday hanggang Saturday is naging column na. Tapos yung naging grouping naman niya para sa pivot result natin is yung name, weekly amount, tapos yung week number. Kung hindi sana kasali sa grouping natin yung name na column, dapat isang row lang yung week number 1 natin tapos nakasum na yung Saturday natin na mga values, bali 1,200. Kaya dito sa final result natin ng pivot is manually i-group na lang natin to by week number. Tapos sa select statement natin, isama lang natin yung mga columns na kailangan natin. Bali yung week number, tapos yung weekly total amount, tapos yung mga summation ng bawat daily amount. Diba sabi ko kanina, yung weekly total amount natin na column is paulit-ulit lang yung values niya, pero yung laman niya is summation ng buong week. Kaya max na lang yung ginamit ko dito para kunin lang yung isang value sa bawat week number. I-check na muna natin yung bagong output niya. Ayan guys, tama na yung output niya. Bali yung kulang na lang dito is yung gain natin na column. Bali yung kailangan lang natin na formula is weekly total amount minus previous weekly total amount. Dito sa initial na sample natin is parehas siyang
weekly total amount. Para makuha yung value ng previous weekly total amount is pwede natin gamitin yung log na function. Familiar naman siguro kayo sa log na function. Kasi pag naglalaro kayo ng Mobile Legend, di ba pag madalas kayong mamatay, yung reason nyo is laging log. Pero dito sa SQL Server, yung log is para pumunta sa previous na mga rows. Bali yung first parameter niya is yung column kung saan kakukuha ng value. Yung second parameter naman is yung sequence or yung ilang beses kang aatras na mga rows. Dito is 1 yung nilagay ko kaya aatras siya ng isang row tapos kukunin niya yung max na weekly amount. Since may mga paatras siyang ginagawa kaya kailangan niyang malaman kung ano yung arrangement ng mga rows mo. Kaya yung gagamitin natin na sort order is yung week number. Ayan, tapos na tayo kaya i-run na natin to. Kung makikita nyo sa output, di ba the same na sila sa expected output natin sa presentation? Di ba guys, maikli lang yung naging SQL script natin. Tapos naging mas maikli pa sana to kung hindi natin sinali sa pivot yung name na column. Yun lang!